Okay mga bay, so update na din sa inyo ngayong araw yung ating street food business mga bay. So ito ngayon yung ating tauhan ay nagbabalat ng ating hotdog. So gagawa tayo ngayon ng mini corn dog. So although na vlog na natin ito mga bay, mayroon tayong video nito. So pwede nyo ang balikan yung ating channel or puntaan nyo yung ating channel dahil nandun yung mga step by step kung paano gawin yung corn dog or mini corn dog. So ito pinakapatok din dito sa aming tindahan mga bay, itong mini corn dog. So yan, so pwede kayong gumamit ng kahit anong hot dog. So ito yung medyo mura lang na hot dog. So next procedure nito is talaga tutuhugin natin mga bay. Yan, so yung tauhan natin yung gumagawa nito. So yan, update natin sa inyo yung ngayong araw kung ano yung medyo malakas kasi yung corn dog dito mga bay. So yan, nasa 5 kilos po yung mauubos namin. So sa procedure mga bay, balikan nyo na lang yung channel natin. So puntaan nyo yung video kasi yan, nandun lahat yung ating procedure kung paano gawin yung mini corn dog. So dito sa kabilang side mayroon din tayong ginagawang waffle. So ito, may content din tayo nito, gumawa din tayo noon. So pwede nyo lang bisitahin yung ating channel mga bay. So ito, pangmasa rin na waffle to mga bay, hindi to yung mga mamahalin. So tag 10 pesos only pong yung isang piraso. So papakita natin sa inyo yung paano ginagawa ng ating tauhan, yung ating waffle. So yan yung mixture natin mga bay. So wala na, hindi ko na pinakita sa inyo yung paano yung mga ingredients. So puntahan nyo na lang yung channel natin. So mayroon tayong mga exact mga ingredients dyan. So ito, dito na side mayroon tayong fishball. So sabay-sabay itong ginagawa nating mga tauhan. So tatlo silang gumagawa nito. So every recipe mayroong naka-assign dito. So ito yung fishball natin. So konti lang yung ginawa natin, nasa 3 kilo lang. So para makontrol natin, so para hindi tayo masiraan. Yan. So ito yung kuha natin yung waffle. So yan yung hotdog na nilalagay natin is kalahati lang po. So dahil 10 pesos lang po yung binta natin, yung isang piraso. So pwede na rin kayong gumawa nito mga bay na buong isang hotdog. So kayo na lang mismo mag-costing ng kung magkano yung bintahan nyo. Pero sa akin, siguro kung buong hotdog is pwede natin ibinta na yung 20 pesos. So depende na rin sa hotdog na gagamitin natin. Kung yung medyo mamahalin, yung mga brand, may branded, so pwedeng 25 pesos. Pero kung halimbawa yung medyo mura lang ng hotdog is pwede nyo rin isang piraso 15 pesos. So kayo nang bahala, depende kasi sa lugar. Mayroong mga mabibiling mura at saka sa ibang lugar kasi medyo mahal. So ito na, pagkatapos nilagyan natin ng stick. Yan, para nagsisilbing hawakan ng ating mamimili o yung ating customer. So yan, siguro asa hintay natin natin sa mga 5 minutes. So ito, mga 5 minutes nga, ito na yung resulta ng ating hotdog, yung ating waffle. Yan. So dahil na magkadikit-dikit yan, gugupitin yan para maganda yung pagkakatabas. Kasi kapag pinunit natin, baka masira yung gilid. So medyo pangit tingnan. So yan yung makikita natin sa labas, yung hotdog. Yan. So napakaganda nga tingnan kasi meron siyang hotdog. Pero yan po ay kalahati lang po yan mga bay. Yan. So sa sinabi ko na, pwede kayong gumamit ng isang buong hotdog. So pwede nyo nga balikan yung ating channel mga bay. Meron tayong mga procedure dyan.
lahat ng mga ginagawa natin ngayon dito is mayroon tayong na vlog na mga bay. So balikan nyo na lang. Bali itong ginagawa natin is update ko lang sa inyo. Dahil nga yung araw ay medyo busy yung pwesto natin kasi sa papalapit na araw ng dito pa rin sa Malita, Labo Occidental mga bay. So meron silang araw ng Malita ngayong November 17, 2023. So i-update natin sa inyo mga bay yung kanilang celebration. So shout out sa mga taga Malita, Labo Occidental. So advance happy araw ng Malita, Davao Occidental. Yan. So ito yung fishbowl natin mga bay. Yan, kung makikita nyo, mayroon din tayong kinontent nito. So puntahan nyo lang kung gusto nyo nga makita yung mga ingredients yung ginagamit natin doon. Pwede nyo nga balikan yung ating channel mga bay. So ito yung walang wala kasing scoop. So pwede din kayong gumamit ng kutsara. Yan, tansahin nyo lang mga bay kung gaano kalaki. So basta magpaganda yung mixture natin kahit walang scoop, talagang mabibilog talaga siya kasi insakto po yung kaniyang pag-alsa. So pero kung medyo kulang yung pag-alsa ng mixture natin is ay hindi yan magkakaroon ng ganyan ka bilog yan. Kumbaga mag-flat yan mga bay, hindi yan bibilog. Yan. So shout out sa mga taga Malita. Pwede nyo nga gayahin to mga bay. Napakasimple. Yan naman talaga yung mga street food. Napakasimple na mga resipe. So pwede nating gawin dyan sa ating lugar. Kung mayroon tayong mga pista dyan or festival, pwede nyo nga sundan yung ating channel mga bay. At siyempre huwag nyo kalimutan i-subscribe ang ating YouTube channel. So ito yung ating mini corn dog mga bay. So yan, mayroon din tayong kinontent nito. Pwede nyo nga bisitahin yung ating channel, no? So update na natin sa inyo ngayong araw yung kung ano yung mga proseso o procedure na ginagawa natin dito sa ating tindahan. So kasi malapit na po yung araw ng Malita. So tingnan natin kung ano yung mga kaganapan dito sa araw ng Malita. So kung tatandaan nyo, mayroon tayong content. So yung October 28, yung araw ng Davao Occidental. So dito pa rin yan sa Malita kasi yung nag-celebrate sila ng 8th araw ng Davao Occidental. So ito ngayon is municipal sa munisipyo. So talagang mayroon naman silang festival dito or feast or araw. Yan. At siyempre mayroon din silang gagawing kaginawa ya festival dito. Dito pa rin sa Malita ngayong November 28 ata, 2023. So abang-abangan din natin 'yan. So shout out sa mga naka-relate dito sa Malita. So halos sa 2 buwan yung celebration mula nang October 1 hanggang November 28. So siguro 'yan lang po muna mga bayong update natin sa inyo. So abang-abangan niyo pa. Dahil i-update pa natin sa inyo yung siguro sunod na araw mag-update tayo kung ano yung gagawin natin. So hanggang sa muli, ito naman kaibigan, nagsasabi naman God love you so much. Babu!